cognizant to the needs of our learners, parents, and teachers, the Department of Education provided us with powerful tools for productivity that will allow us to foster critical thinking skills, problem-solving skills, communication and collaboration skills to become passionate, responsible global citizens. Join us and discover new ideas in our series of professional development training program with the ICTS EdTech Unit and Microsoft Education Philippines. Together, we will equip our learners and empower our fellow educators for a dynamic future. Para sa bata, para sa bayan, at para sa guro. Sulong Edukalidad. Magandang araw, Sir Wilbur po, at your service. Narito ang itulay upang gabayan ka sa inyong pag-aaral upang lubos na maunawaan ang iba't ibang paksa o subject. Ang itulay ay isang free online tutorial class na pinangungunahan ng ICTS Educational Technology Unit sa pamumuno ni Undersecretary Alain Del P. Pascua. Ang programang ito ay hindi lamang para sa mga bata, kundi ito rin ay magsisilbing gabay sa mga magulang at mga guro kung paano nila ituturo o gagabayan sa bawat asignatura ang kanilang mga anak o mga estudyante. Sa kasalukuyan, ang self-learning module mula sa rehiyon ng Calabarzon at kilala sa tawag na Pivot ang ginagamit sa ating itulay online class. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Ihanda na ang inyong mga ballpen o lapis, papel o kwaderno at samahan kaming itulay ang pagkatuto para sa bawat batang Pilipino. Sama-sama tayong magtutulungan para malampasan ang mga hamon sa panahong ito. Halina't matuto kasama ang inyong online tutor sa oras na ito. Magandang hapon sa inyong lahat para sa ating itulay online session para sa Science Grade 5 ay ako ang inyong makakasama. Ako po si Tutor Mark, kaya kung kayo ay handa na, siguruding hawak na ninyo ang inyong mga lapis o ballpen kasama ang inyong papel o kwaderno para atin na masimulan ang Week 3 lesson para sa Science 5. Ayan, kaya humanda na kayo. Gaya ng aking binanggit kanina, ang ating pong talakayan ay tungkol po para sa Science 5. Kaya mga bata, siguraduhin na kayo ay ready na dahil masaya ang ating lesson sa araw na ito. At medyo madilim ang aking area dahil may kinalaman po sa liwanag ang aking presentasyon ngayong araw. Okay? Kaya kung kayo ay handa na, simulan na natin. Tayo ay nasa Science 5 at ang ating Week 3 lesson ay tungkol sa the ability of the materials to absorb, to block, or to transmit light. Importante na maintindihan natin ang tatlong salitang ito, mga bata. Banggitin natin ang sabay-sabay. Block, absorb, transmit. Mahalaga na alam natin ang ibig sabihin ng tatlong salitang ito sapagkat ito ang paulit-ulit natin na gagamitin sa ating talakayan. Ang ating ginamit na module ay mula po sa SDO Negros Oriental. At sa mga mag-aaral sa anumang dako sa Pilipinas, huwag kayong mag-aalala dahil pare-pareho naman ang ating Week 3 session. Dahil ito ay patungkol sa ability of a material to block, absorb, or transmit light. Mga bata, ito ay maaari niyong mag-download sa ating commons.deped.gov.ph para makuha yung presentasyon o yung kopya nito. Para sa mga guro na nanonood, pwede niyo po itong ma-download. Ganun din sa mga bata at sa kanilang mga magulang. Atin ang simulan. At the end of our tutorial, you will be able to, first, identify the materials that are transparent, translucent, and opaque. Second, you are going to describe how is light reflected, refracted, absorbed, and transmitted. And lastly, you are going to explain the effects of light on people and on objects. Di ba nakakatawa mga bata?
At sa araw na ito, sigurado ako na maiintindihan ninyo ang mga taksang ito, kaya makinig kayo ng mabuti. Light have different behavior as it strikes in different materials. It depends upon the materials we use, whether it is transparent, translucent, or opaque. Ulitin natin mga bata, isa, dalawa, tatlo, transparent, translucent, opaque. Tandaan ang tatlong salitang ito. Kapag ang liwanag daw ay dumadaan sa isang object, ito ay maaaring magpakita na ito ay isang transparent material, translucent material, at isang opaque. Maiintindihan ninyo kung anong pagkakaiba ng tatlong ito. So, I have here an example. Nagbigay ako ng halimbawa dito at nilagay ko nga cellophane, bond paper, and cardboard. What happened to the light of the flashlight covered with the given material? So mga bata, halimbawa meron ako ritong flashlight at ang gagamitin kong flashlight ay yung ilaw ng aking cellphone. Okay. Kung meron akong flashlight at idadaan ko o meron akong cellophane dito at ipagtatabi ko, ano ang napapansin ninyo? Hindi ba tumatagos yung ilaw? Ibig sabihin nun, kung tumatagos yung ilaw, it passes through. At kapag dumaan ito, kapag it passes through, syempre, yan ang tinatawag nating transparent. Nakuha na ba? Parang ganito lang yan mga bata. Kapag nakikita natin yung object sa kabilang banda ng isang object, yan ay isang transparent na object. Tumatagos yung liwanag, gaya nito. We have our flashlight, our light, and then we have a cellophane or plastic. Kapag itinapat natin, yan ay tumatagos. Hindi ba't nakikita ninyo yung liwanag o yung ilaw? Yan ang tinatawag natin na transparent. Now, if we use a bond paper o isang klase ng papel, meron kang isang piraso halimbawa. Tingnan ninyo ha, yung papel at yung ilaw. Minapansin ba kayo na tumagos yung ilaw? Hindi ba? Hindi masyado nakakatagos yung ilaw pero nakita natin na nagliliwanag. Ang tawag natin dito, yes, it passes but not completely. Therefore, this is what we call as translucent. Ang translucent, dinaaninag kang ilaw pero hindi kumpleto, hindi kagaya sa transparent, nakitang-kita mo yung liwanag. At ganyan ang ipinapakita ng paper o papel. Nakita ninyo? Hindi gaano tumatagos yung ilaw. Now, if we are going to talk about a cardboard o anumang bagay na masyadong matigas, wala kasi ako ritong cardboard, kaya ang aking replacement ay isang whiteboard. Look. Nakita ba ninyong tumagos sa kabila yung ilaw? Hindi. Kapag hindi tumagos sa kabila yung ilaw, therefore, it is blocked. And then, if it is black, that's what we call as an opaque material. Sana ay naunawaan ninyo mga bata sa simpleng experiment na aking ipinakita kung ano ang pagkakaiba ng tatlong ito. In here, you have seen how a transparent work, kung ito ba ay translucent at isang opaque na bagay. So gaya ng aking nabanggit kanina, importante na makita natin kung ano ang pagkakaiba ng mga ito. If it is transparent, tumatagos yung ilaw. If it is translucent, medyo nabablock siya. At kapag ito ay opaque, hindi tumatagos ang liwanag. So I hope nakuha po ninyo yung gist o importance nito. So, to my dear learners, listen attentively. Transparent materials transmit light easily or allows light to pass through with little or no disturbance because of its smooth and clear surface. Example of transparent materials are glass, lenses, clear plastics, diamond, clear cellophane sheet, water, and air. Gaya ng ating nabanggit, itong mga halimbawang ito ay transparent materials. Ibig sabihin, kaya nating makita yung object sa kabilang bahagi. Halimbawa,
Okay? Kapag nakakita tayo ng clear plastic, kitang-kita natin kung ano yung nasa kabila, tumatagos. Ganon din kung meron tayong cellophane or plastic, kitang-kita natin yung nasa kabila. At yan din ang nakikita natin sa ating mga glass panels o sa mga salamin natin kung hindi ito tinted. At dahil dyan, transparent, tumatagos o nakikita natin sa kabila yung bagay. So, when we talk about translucent materials, it can transmit, absorb, and block the light. These materials allow only part of the light to pass through while bouncing the rays off in many directions, giving only a blurry view. At gaya nga na nabanggit, medyo blurry siya. At itong mga halimbawa, kapag nakakita tayo ng glass or yung window natin o yung glass door, tapos ito ay naka-frost o frosted, hindi ba't parang anino lang yung nakikita natin sa kabila? It's blur. Yan ang translucent. Pwede rin ang mga ganitong bagay gaya ng tissue paper na kapag itinutok natin yung ilaw, nakikita lang natin na may liwanag pero hindi ito nakaka-pass through. Same thing goes with a shade. Diba? Pag tayo ay nagsuot ng shade, o diba? Pag nagsuot ka ng shade, nakikita mo pa rin yung nasa kabila pero hindi ganun kalinaw. Dahil yung light ay binablock niya. Hindi kumpleto kung ano talaga yung kulay na nasa labas ang nakikita mo. In short, this one is also a translucent material. Kapag hindi ka pareho nung kulay na nakikita natin onto the opposite side, yan ay translucent. And kapag meron tayong dahon o leaf, di ba alam lang natin na, ah, dahon yon, pero tumatagos, may part pa rin siya na nagbabounce. So I hope sa unang dalawang halimbawa natin ay naintindihan ninyo kung ano ang transparent at translucent. Remember, ang translucent, may nakikita ka pa rin liwanag, but it's somehow blurry. Hindi siya buong-buo. Next is what we call as the opaque materials. Many of our objects in the world are actually opaque. Kaya nga meron tayong anino. Opaque materials are completely blocks. It completely blocks the light from passing through or does not allow light to pass through. And it creates a black image called shadow. In opaque materials, some light is transmitted but most of the light waves are absorbed and changed to heat. And these are the examples. Yung bato o rock. Yung rock, kapag inilawan mo, hindi naman tumatagos sa kabilang side niyan yung ilaw. Same thing goes with a wall. Hindi talaga tatagos yung liwanag. Kaya nga hindi natin nakikita sa kabing bahagi ng ating pader yung ating mga kapitbahay. Same thing goes with fruits. Kahit ilawan mo yan, hindi talaga yan magpapakita na tumatagos ang liwanag. So again, with all of these explanations, I hope it's now clear unto you the difference between a transparent material, a translucent material, and an opaque material. Tatandaan nyo lang lagi dito ay yung light. Kapag nakita natin at tumatagos o kayang tumagos ng liwanag, that is transparent, just like the cellophane. Kapag ang ilaw ay tumatagos pero hindi ganaman talaga directly lumalabas, yung ilaw na kumpletong-kumpleto, blurry siya, like this paper, therefore, it's translucent. Pero kung ang object natin ay kagaya nito, isang ceramic mug, kahit tapatan niya ng ilaw, hindi tumatagos sa kabila yung light. Therefore, it is an opaque material. Remember all of these things. At kapag ang isang bagay ay opaque, dahil hindi nga talaga tumatagos yung kanyang ilaw, ang nangyayari sa kanya, yung kanyang black image ay nag-create ng tinatawag na shadow. I hope it is clear now. So, we move to our first exercise online. Are you ready to answer it? Ang gagawin niyo lamang ay sabihin kung ito ay transparent, i-type niyo yun, translucent or opaque. The first one, lens of the camera. What do you think is the lens of our camera? Yan ba ay transparent, translucent, o opaque? What is your answer? Think. Meron tayong camera. Pag tinipa mo o tumingin ka doon sa lente, ano kaya yung lenteng ito? Paano siya nagre-reflect? Anong klase siya ng material? Transparent, translucent, or opaque?
Online, give me your answer. If your answer is transparent, then you are correct. Bakit transparent? Kagaya ng kay Ena Erica Galang. Transparent dahil nakikita natin, kaya nga tayo nakakapag-take, di ba, or nakakapag-shoot. Kasi nakikita natin yung mismong object sa kabilang bahagi. Kaya transparent yun, hindi siya blurry. Kaya sa mga sumagot ng transparent, kagaya ni Michelle, kaya Bia, Barile, at Barley, ayan. Ganun din kay Terence J. Pastor at Reggie San Juan, very good. Ayan, naintindihan na ninyo kung anong ibig sabihin ng transparent. We move on to number two. If you have a piece of paper, what kind of material is that? Transparent, translucent, or opaque? Give me your answer. Kapag meron tayong isang piraso ng papel, what kind of object is that? If your answer is translucent, then you are correct. Halimbawa nga natin, di ba kanina, itong isang piraso ng bond paper. Nakikita natin yung liwanag, but the light does not passes through directly. Hindi kumpletong nakakapasok ang liwanag. Kaya naman, kapag yung papel, alam lang natin na may maaaninag tayong kaunti sa kabilang side, pero hindi completely. Therefore, it's translucent. If your answer is like that, then you are correct. But if we are talking about a bulk of paper, hindi na yan magiging translucent. Magiging opaque na to. Halimbawa, meron kang isang rim ng papel. Aba, hindi yan pwedeng maging translucent. Yan ay magiging opaque. But in our example, it's just said here, a piece of paper. Kaya, mga bata, kapag tinanong ka ng teacher mo na, what is a paper? Transparent, translucent, or opaque? Taas mo yung kamay mo or magtanong ka, ma'am, ilang papel? One piece po ba? Isang piraso po ba? O isang rim? Ayan, kasi pwedeng magbago ang sagot. Kapag ang sagot ninyo ay ginawa nyo opaque, pwedeng ang papel na yun ay isang rim, makapal, kaya hindi tatagos ang liwanag. Pero kapag ang halimbawa ng teacher nyo ay isang piraso, yan ay magiging translucent. Kung naintindihan ninyo, hit like or heart. Kaya sa sagot ni Dan Castro, ni Princess Lopez at Agatha Blase, translucent ang kanilang sagot. So I hope natutunan nyo yun, ha? So if you are a teacher currently watching, be careful of also of asking your learners. Kasi pag sinabi nating paper, pwedeng dalawa ang maging sagot. Kaya dapat sure tayo, if it is a piece of paper, then that is translucent. Pero kung isang rim ng papel yan, opaque na magiging sagot natin. Okay? We move on. Number three, building blocks. Yung mga semento o hollow blocks natin. Ano ito? Transparent, translucent, or opaque? Ano kaya ang sagot natin sa building blocks? If your answer is opaque, you are correct. Aba, nakakatakot naman yung building blocks na transparent. Oh. Parang nakakahiya naman kung transparent. Kasi paano yan? Makikita mo yung kapitbahay mo na naliligo, kumakain, di ba? Kaya ang ating mga bahay ay gawa sa cemento or building blocks. And so, this kind of material is opaque. Kaya hindi natin nakikita kung ano yung nasa loob. Merong privacy. Kaya naman, sa building blocks, if your answer is opaque, you are correct. Kagaya ni Jed, Andre, Dimapilis, Michelle, kaya Bia Barile, at ganun din kay Marlin Dola, Marbella. Very good. We move on to number four. How about 18 cloth? O kunyari, itong cloth ko, itong damit ko. O, try natin na. Yung thin cloth, lagyan natin ngayon ng liwanag. O, itong damit, o. Nakikita niyo pag yung tumatagos yung ilaw. Kung nakita niyong tumatagos ng kaunti, ano ang sagot? Kasi hindi naman siya clearly, di bang tumatagos? So, what is our answer? If we are talking about a thin cloth, ano kaya ito? Is it transparent, translucent, or opaque? Ano kaya ang sagot natin? Alam lang natin niliwanag, pero hindi naman directly bumubuo, di ba? So, what is our answer? If your answer in number four is translucent, then you are correct because yung light ay nakikita lang natin but it does not completely passes through. Blur siya. Kagaya ng pag ano, yung mismong tela, di ba? Pag tinapat natin sa mga mata natin,
medyo naaaninag natin yung nasa labas, pero hindi natin nakikita completely. Therefore, that kind of material is translucent. So, kay Regis San Juan, Andre Montemayor, at Erich Navidad na sumagot ng translucent, you are correct. Number 5, wooden door. Anong klase ng material ang wooden door? I think this one is very easy. If your answer is opaque, then you are correct. So, paalala ulit ha, mga bata, kapag tinanong kayo ng teacher nyo, anong klase ng material ang door? Tanungin niyo yung teacher, ma'am, anong klase ng door? Glass door po ba? Wooden door? O frosted door? Kasi may mga pinto ngayon na, gaya sa mga mall, di ba yung kanyang mismong pinto ay glass? So, yun ay transparent. So, a glass door is transparent. Pero may mga pintuan, kagaya sa mga opisina or CR, na nilalagay ng frost o yung parang design niya na medyo hindi naaninag yung nasa loob, then that will be a translucent. Kaya kung ikaw ay learner at tinanong ka ng teacher mo ng door, tanungin nyo ng specific, ma'am, sir, anong klase ng door? Okay? And if you're a teacher watching, please make sure also to be specific when you ask your learners kung anong klase ito ng pinto. So, in our number 5 item, we have opaque. Kaya kay Agatha Blase, Lynn Carmine na sumagot ng opaque, at kay Aaron John, ayan, very good. Nakikinig talaga na mabuti. Huwag kayong mag-alala. May remaining 5 items pa tayo. Next, what if, ayan, napakita ko ng sagot. What if we have a glass table? Gaya ng nakita ninyo, it's transparent because a glass table, syempre, nakikita natin kung ano yung nasa ilalim niya. May mga mesang ganito ang klase, di ba? Nakikita natin yung paa natin na nasa ilalim. So if we are talking about a glass table, then that is a transparent object. Okay? Moving on, number 7. How about a concrete wall? Oh, sinabi niya concrete. Pag konkreto na, ano kaya ang concrete wall? According to Amberly Magditang and Anaya Shireen Meli Clemente, opaque. Very good. Yan ay isang klase ng opaque material. Moving on. Number 8, plastic cover. Ito yung mga ikinocover natin sa mga libro natin. O kaya notebook. Ano kaya ang plastic cover? According to Farah, Sarko, and Rashid Gibben, sabi nila, transparent. Very good. Tama ang inyong sagot. Moving on. Number 9, notebook. Hindi ko sinabi rito isang piraso ng notebook o isang page. Ang sinabi ko ay yung kabuuan mismo ng notebook. Ano ang notebook? Transparent, translucent, or opaque? Take note ha, hindi ko sinabi yung page ng notebook. Ang sabi ko yung mismong notebook, yung kapal ng notebook na yon. If your answer is opaque, then you are correct. Kasi nag-specify na ako na talagang notebook ang aking hinahanap. Hindi tatagos ang ilaw sa isang notebook. Unless kung yung notebook mo ay, tinatanong natin dito ay isang pirasong papel ng notebook, yan ay magiging translucent. Pero notebook ang aking tanong. Kaya kung opaque ang sagot mo kagaya kay Eliza Salvacion Tabon, then you are correct. Last item. How about your eyeglasses? Kunyari, nakasuot ka ng salamin, naka-antipara ka. Ano kaya ang eyeglasses? Yan ba ay transparent, translucent, or opaque? What do you think is the answer? If your answer is like the answer of March de Pedro na transparent, then you are correct. O diba, ang dali lang mga bata. Alam na natin ngayon sa ating pinag-aralan ang pagkakaiba ng transparent material, translucent material, at ng isang opaque material. Now, we are not yet done. Let's move on. The light that is visible to the human eye is called the visible light or simply light. The visible light allows us to see the color that is not absorbed by the objects. For example, we see most plants as green because the leaves absorb all colors of visible light except for green. Tutor Mike, hindi ko naiintindihan. Ganito yon mga bata. Ang liwanag ng araw ay simply na tinatawag natin na visible light. O yung light. Kapag ang light na yan ay tumama sa isang spectrum,
yan ay nagbibigay ng Roy G. Biv color. At itong mga kulay nito ay kulay na nakikita natin sa rainbow. Yan ang iba't ibang klase ng kulay mula sa simple na light na tinatawag natin. So, look at this example. Kapag ang sunlight tumama sa tinatawag natin na dahon, yung ibang kulay ay ina-absorb nun. However, nagre-reflect ang color na green at yun lang ang nakikita natin dahil sa plants ay nagaganap ang tinatawag natin na photosynthesis. While they are having the photosynthesis, kasama doon yung tinatawag na chlorophyll na nagpo-produce kung bakit siya nagiging color green. At yan ang nangyayari dahil nagre-reflect ang kanyang light at nakikita natin na ang kulay nito ay color green. Yun ang ibig sabihin nun mga bata. So I hope it's clear. So, maraming mga object o lahat ng object ay nag-a-absorb ng sunlight. Tandaan natin na lahat ng ito ay nag-a-absorb ng sunlight. However, yung ibang light ay nire-reflect niya at yun ang nakikita natin. Kaya nagkakaroon ng kulay. I hope that is clear. Moving on. A black surface or objects absorb all wavelengths of light and converts them into heat. So the objects get warm. Therefore, no light is being reflected and this is what we call as the absorption. Mga bata, napansin ba ninyo kapag nakasuot kayo ng itim na damit, tapos lumabas kayo sa arawan, ano ang pakiramdam ninyo? Kung ang pakiramdam nyo ay mainit masyado, then you are correct. Because black surface absorbs all wavelengths of light. Inaabsorb niya ang lahat ng kulay. At kapag inaabsorb niya ang lahat ng kulay, siya ay umiinit. They convert it to heat. At yun ang dahilan kung bakit lahat ng mga nakasuot ng black, ang pakiramdam nila kapag mainit o tirik na tirik ang araw, ay mainit talaga because black surface absorbs all wavelengths. And we call that process as absorption. Everybody, repeat after me. Absorption. Kaya kung ikaw ay may favorite color na black, mag-ready ka. Kasi kapag lumabas ka sa katirikan ng araw, siguradong bubula ang kilikili mo sa sobrang init. Dahil ang black surface o any black color ay nag-a-absorb ng lahat ng wavelength mula sa ating light. Kaya, yan ay umiinit. Ang tawag natin doon ay absorption. So, hope that is clear. Now, moving on to the next slide. Nakita nyo, meron tayong white shirt dito. Yan naman ang ating susunod na pag-uusapan. A white surface or object reflects all wavelengths of light so the light is not converted into heat and the temperature of the object does not increase. Therefore, all white light is being reflected. And that refers to reflection. Kaya naman, kapag ang suot mo ay white shirt, tapos nasa arawan ka, medyo presko sa pakiramdam, hindi iinit. Bakit? Kasi hindi niya ina-absorb ang lahat ng wavelengths ng light. Bakit? Eh yung white mo walang red. Wala rin niyang orange, yellow, green, blue, indigo, violet. Walang ganung kulay. Plain siya. Kaya ang nangyayari, reflection ang tinatawag natin. Tumatalbog. Hindi kagaya sa black surface na ina-absorb. So remember this, black surface, it absorbs wavelength. It absorbs the light. Therefore, umiinit siya. Ang tawag natin doon ay absorption. Kapag ang white naman na shirt ay natapat natin sa initan, ang nangyayari sa kanya, hindi siya ganun na umiinit. It does not, if the temperature, hindi talaga siya umiinit ng sobra dahil hindi niya ina-absorb. Ang tawag natin dun ay reflection. Everybody repeat after me, absorption. Reflection. O ayan na, natutunan na ninyo. Kaya kapag tirik na tirik ang araw, huwag magsuot ng dark color na damit kasi mainit yon. Magsuot ng light na kulay or especially white para hindi ka masyado pagpawisan. It is much cooler. So, moving on.
Every time that we talk about light, we have light rays. And because of light rays, it slows down as they reach the edge of the glass and change the direction before reaching your eyes. The bending or change in direction of light when it passes from one medium to another is called refraction. Halimbawa, kapag ikaw ay naglagay ng straw sa isang baso, ang nangyayari, para siyang napuputol. Ano ang dahilan na bakit mukha siyang putol? Kasi yung bending of light ay nagbabago. Kapag nagbago ang bending of light, yan ang tinatawag natin na refraction. It always happens, lalo na kung ang ilaw o light ay nagbabago kapag ito ay nabanda sa isang object. Kagaya nga nito, yung tubig na nakalagay sa isang baso, kapag nilagay mo yung straw, mukha siyang napuputol. Remember this, the bending or change in direction of light is what we call as refraction. And for you to understand it clearly very well, magpapakita ako rito ng isang experiment. Okay, bago muna yon, tandaan natin na hindi lahat ng nakikita ng ating mga mata kapag pinag-usapan natin ang light ay yun mismo yun. Dahil sometimes, dahil sa refraction, nagiging opposite o mukha siyang putol. It's like magic. At yan ang kinagandahan ng light. So, if you are ready with this experiment, please watch this. Tingnan ito maigi. Ang isang babae ay may hawak na papel. You could also do this at your own home. At nag-drawing siya ng arrow. Look at it. Nang siya ay gumuguhin ng arrow, dalawa ang ginawa niya, isang nasa taas at isang nasa baba. Para ipakita rito na yung direction ng arrow ay facing to the left. O diba, naka-face sa left yung arrow natin. Ngayon, kapag gagawin niyo to sa bahay, kumuha kayo ng isang litro ng tubig na nakalagay sa clear na lalagyan. Okay? O kaya naman sa isang baso na medyo malaki-laki at lagyan nyo ito ng tubig. Punuin ninyo. Okay? So when you do this experiment, pwedeng sa isang litro ng tubig o pwedeng ganito sa isang bottled mineral water, basta circular ang kanyang itsura. Remember, circular o cylinder. Okay, pabilog. Tingnan nyo ang nangyayari sa araw kapag ito ay naitapat sa bandang likuran ng baso. Look, kapag ibinaba, nasa ang direction siya, tumatapat. It now moves toward to the other side, which is the right side. So ano ang ibig sabihin nito? Kapag nailipat siya onto the other side, ibig sabihin nun, ina-apply dito yung tinatawag natin na refraction. Remember, refraction takes place kapag ang bending of light ay nangyayari. Kaya dito sa ating halimbawa na ito, yung ginuhit kanina na arrow facing to the left, pag siya ay naitapat doon sa isang glass of water, take note ha, it should be cylindrical, pabilog. Ang nangyayari ay nagbe-bend ang light doon sa gilid ng ating glass. So may request lang ako, tignan niyo po itong aking glass ha, ito po. Itong bottle na ito, parang kagayan. So ang nangyayari, dito sa edge nun, tumatagos o nagparang nag-X-mark yung light rays. Kaya naman, ang nangyayari, umiikot o tumatagilid. Imbis na mag-face to the left yung arrow na nakaguhit sa kabila, nag-face siya to the right. And that's what we call as refraction. At yun ang sinabi ko kanina, hindi lahat ng nakikita natin sa ating naked eye ay yun talaga kapag tinukoy natin ang refraction. And that is the same thing goes when we are seeing a lot of mirrors dahil ang ating image ay binabanda ng light rays at ito ay nagpapatalbog-talbog. Kaya tatandaan, kung gusto nyong gawin ang experiment na to, kumuha lamang ng papel, draw an arrow, and then get a glass of water. Kailangan cylindrical, hindi pwedeng ang shape ng, makinig ha, kunyari, kumuha ka ng ng lalagyan ng tubig, pichel, hindi cylindrical. Hindi yan mag-opposite o hindi yan magre-refract. Bakit? Kinakailangan pabilog ang itsura niya para mag-refract. And if you did it in your own home, sa simple experiment na ito, congratulations, ang tawag natin dyan ay refraction. So, the light that comes from the sun is white.
The white light is made up of different colors. And when it passes on an object called prism, then it now have different colors. But some materials do not allow light to pass through. Light that strikes object made from this material is black. At ang tawag natin doon ay opaque material. So I hope you learned something new dito sa ating ginawa. Kaya tignan natin kung kaya niyong sagutin ang aking exercise number 2. I have here the following. Can you say if it is transmitted, block, or absorbed? Okay? Again, transmitted, block, or absorbed. Number 1, clear glass. Paano kaya ito? Is it transmitted, block, or absorbed? If your answer for number 1 is transmitted, you are correct. If light is transmitted, therefore, we call that as transparent materials. Bakit? Nagta-transmit yung light. Pag nag-transmit ang light, transparent. Number 2, ceramic coffee mug. What do you think is the answer? Transmitted, block, or absorbed? If your answer is block, then you are correct. Nabablock niya, hindi makapass through. Kaya naman, ang ceramic coffee mug ay tinatawag natin na opaque na object. Okay? Opaque ito. Next, black sack. Yung black na sako. Ano kaya ang black sack? If your answer is, it's absorbed, then you are correct. Hindi ba kanina nga nabanggit natin na ang lahat ng klase ng object, basta dark ang kanyang color, ang light ay kanyang ina-absorb. And when it is absorbed, then it's converted to heat. Next, transparent tape. Andiyan na yung sagot, ha? If we have a transparent tape, therefore it is transmitted. Tandaan. Now, the last thing, wood. If we have a wood, then what it would be? Ano ang mangyayari? Kung ang sagot mo sa wood ay absorb, then you are correct. But sometimes it could also be black. Ngayon, kailan natin masasabi na ang wood ay absorb? Kung ang wood natin ay color black. So hindi ko lang nalagay dito na ang wood na tinutukoy ko rito ay black wood. If it is color black, then it is absorb. But our answer for wood could also be black. But for this item, I am pertaining to a wood which is colored in black. So I hope na-explain ko po ito na mabuti. Remember, kapag ang ating kulay ay light, kagaya ng white shirt, then it is reflected. Okay? Next, kapag ang ating object naman ay dark color, like yung black shirt o yung tinutukoy ko dito sa wood na color black, then that is absorbed. Kasi lahat ng dark color ay nag-a-absorb ng light. Kaya umiinit. Pero kapag ito naman ay isang object kagaya ng coffee ceramic mug o yung isang ceramic material, then it is black. So I hope na-explain ko po ito ng mabuti. Therefore, we move on to our exercise number 3. Ia-apply na natin ang lahat ng inyong natutunan. You are walking one high noon going home from your school. You are aware that exposure to sunlight can lead to certain skin diseases. What material can you use to block the rays of the sun that damages your skin? A. Umbrella. B. Books. C. Bag. D. Raincoat. What do you think is the best answer? If your answer is letter A, then you are correct. And that is the reason why many people, especially kapag sa corporate, ang pinipili nilang kulay ng umbrella ay black. Kasi ang nangyayari doon ay nandun lang siya, napoprotekan niya kasi hindi tumatagos yung mismong mga light. At importante na yung ating umbrella ay hindi transparent, ha? Kasi pag transparent yan, papasok pa rin yung ating light. Kasi ang nangyayari doon, dahil transparent siya, tatagos lang. So ang ating umbrella, usually dapat yan ay may kulay. So moving on. Number 2, the following are examples of materials that transmit light. Which of the following is not? A. Glass frame. B. Glass window. C. Glass doors. Or D. Wooden door. Alin daw dito yung material na
binabanggit na hindi nagtatransmit ng light. Ibig sabihin, binablock na niya. If your answer here is letter D, wooden door, then you are correct. Kasi hindi siya transparent material. Next, number 3. Why most people in tropical countries like our country use white paint for their houses? Bakit karamihan daw gumagamit ng puting kulay? Is it A, to shade their house? B, to absorb heat? C, to feel comfortable? Or letter D, to decrease the temperature? So ibig sabihin mga bata, meron palang scientific explanation bakit ang kulay karamihan ng mga bahay sa bansa ay kulay light, especially white paint. If your answer is letter D, kagaya ng kay Jed, Andre Dimapilis, ganun din kay Zarel, Dave Balicastro, then you are correct. Number 4, why is light energy absorbed by the plants useful? A, light energy is reflected and increases its temperature. B, light energy is used for the process of photosynthesis. C, light energy makes plants die. Or D, light energy is not useful to plants. I have mentioned earlier that we have the process of photosynthesis. Kaya letter B ang ating sagot. Kapag inabsorb niya ang light, ang kanyang inire-reflect ay color green. Lastly, number 5. Why do people enjoy the shade of the tree during summer? Is it A, it reflects light? B, it absorbs light? C, it blocks light? D, it transmits light? If your answer for number 5 is letter C, it blocks light, then you are correct. So, all in all, natutunan natin dito mga bata ang tatlong klase ng materials. A transparent material, translucent material, and an opaque material. Likewise, we have also learned about absorption of light, reflection of light, and the refraction of light. Mula sa inyong mga natutunan, maraming salamat at uulitin ko, maaari niyong i-download ang presentation nito sa DepEd Commons na makikita sa commons.deped.gov.ph. Muli, ako si Tutor Mark na inyong makakasama para sa Science 5. Paalam! Sigurado ako na marami ka na namang natutuhan sa ating E2Light tutorial session ngayong araw. Tandaan, ito ay hindi lamang para sa ating mga mag-aaral, kundi pati rin sa ating mga minamahal na guro at mga magulang na kaagapay natin para maituloy ang pagkatuto sa kabila ng nararanasang pandemya. Patuloy ding sumubaybay sa DepEd TV para sa mga araling ginawang video episodes. Mapapanood ito mula Lunes hanggang Sabado, alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi sa inyong mga telebisyon. Abangan bukas mula alauna ng tanghali ang iba pang aralin sa ating E2Life free online tutorial session sa English. I-like and subscribe at manatiling nakasubaybay sa ating E2Life tutorial session sa DepEd EdTech Unit FB page at Educational Technology Unit channel sa YouTube at sa DepEd Tayo at DepEd Philippines social media accounts. Paalam!